Anong nangyari, kabang-kaba ako nung nag-eksena na kami. Tapos nagtaka si Sid Lucero, bakit parang nahihirapan ako umakting? Kasi yung kaba. Kagabi, nag-post ako ng isang audition na mangyayari ngayong araw, alauna, diyan sa Makati. Pagkatapos kong i-post yun, maraming nagtanong sa akin kung ano bang gagawin sa audition, paano ba mag-audition, kailangan bang umarte, anong susuotin, saan ang lugar ng audition. Kung binabasa ko yung mga tanong tsaka yung mga comment, sa tingin ko yung mga nagtatanong is hindi pa nakaka-try mag-audition. Ito pong gagawin kong video ay para sa mga tao na first time pa lang mag-audition, wala pang idea kung paano ba na bubuo ang isang audition, at ano bang i-expect mo pag nag-audition ka sa isang pelikula or commercial or TV show. So ganito po yun. Sibigyan ko lang kayo ng pinaka-idea. Unang-una, pag ikaw attend ng audition, kailangan basahin mo maigi yung informasyon na nakalagay doon. Halimbawa, nakalagay, ito yung mga hinahanap na karakter. Halimbawa, female, nurse, lawyer na female, ganitong age. Kadalasan kasi dyan, may nakalagay talaga anong age yung hinahanap. Halimbawa, 20 to 30 years old. Tapos, lawyer yung role, ganon. So, nakalagay yan doon. Tapos, male. Tapos, kung ano yung mga role na hinahanap nila, nakalagay din yan doon. Tapos, kung ilang age. Tapos, meron din kung kailangan namin ng stuntman, kay crowd, yung mga tinatawag na talent, background talents, kung tawagin. So, ganito po yan. Pag nalaman mo kung ano yung role na pwede ka, ang unang-una mong gawin, maging ready ka sa pag-acting. Halimbawa, kunwari, between 40 to 50 years old, ang role is police. Minsan nilalagay nila ron mabait-looking na police, parang ganon. Kung yun yung gusto kong auditionan para sa lahat ng mga karakter na hinahanap nila, yung specific na role na yon, kailangan maging ready ako. So una, aalamin ko kung paano ba gampanan ang isang role ng police. Para nang sa ganun, pagdating mo doon, kaharap mo na yung mga director, yung mga producer, yung mga production designer, lahat, kung sino-sino man nandun sa isang table na nandun. Kadalasan kasi isang table, nandun lahat yung mga staff, kasama yung director, tsaka assistant director ng pelikula. Aalamin lang kung kaya mong gampanan yung role na yon. So, kung hindi ka ready, baka mahirapan ka makuha yung role. Minsan naman, merong mga audition na hindi mo na kailangan umarte. Tinitingnan pa lang nila yung look mo. Kasi baka yung gagawin mong role doon sa pelikula is hindi naman kailangan ng umarte. So may mga ganon. Merong main character ka pero hindi mo kailangan umarte. Kailangan lang ng appearance mo. May mga ganon. Kagaya nung ginawa ko isang pelikula, nung ginawa namin yung pelikula, hindi ko alam na yung role ko pala is isa sa mga main role, main character. Nakaibigan ako ni Joel Torre. First time ko yun makipag-actingan sa isang artista na batikan. So, hindi ako prepared, hindi rin ako aral. Wala naman akong formal lesson sa pag-a-acting. Nanonood lang ako ng pelikula, mga TV show, tapos ginagaya ko lang kung ano yung napapanood ko. Inoobserbahan ko maigi kung paano ba talaga umarte. Anong nangyari, kabang-kaba ako nung nag-i-eksena na kami. Tapos nagtaka si Sid Lucero, bakit parang nahihirapan ako umakting? Kasi yung kaba. So, kailangan lagi mong tatandaan, kung gusto mong pasukin itong pag-aartista, kailangan ready ka. Kailangan alam mo kung ano yung trabaho ng isang artista. Kailangan kahit anong role, pag pinagawa sa'yo, kailangan mong gampanan. At para malaman mo yung role na yon, yung iba, pinag-aaralan talaga nila. Minsan, sumasama sila sa kaibigan nilang pulis para malaman nila yung galaw ng pulis. Minsan, sumasama sila sa kaibigan nilang teacher. Nagtatanong sila sa kaibigan nilang teacher, paano ba maging teacher? Para pag ginanap ko tong role na to, alam ko yung gagawin ko. Pag sa salita, halimbawa, kunwari, merong isang pelikula na gagawin sa Iloilo, kailangan mo magsalita ng Ilonggo. So pag-aralan mo, ginpala, ginpiko, ginaboldos, ganun, kailangan alam mo kung paano mo yung accent ng mga Ilonggo, yung mga accent ng Ilocano. Meron akong isang ginawang pelikula, kailangan ko palang pag-aralan yung pagsasalita ng Ilocano. Hindi ko pinag-aralan kasi hindi nga ako aral. Walang nagtuturo sa akin. Self-study lang ako. Palpak pa. So ngayon, after 24 years ng pag-aartista, ang dami ko syempre na experience. Ang dami kong failure. Ang dami kong palpak. Doon ako natuto. Okay? Ngayon, pagdating naman sa talent fee, lagi mong tatandaan, bago ka pumasok
bago mo tanggapin yung role, kailangan alam mo yung talent fee mo. Kasi, siyempre, ibibigay mo yung oras mo, yung talent mo sa trabaho na yan, hindi pwedeng libre. Kung libre yan, depende yan kung kaibigan mo siya at wala siyang budget. Tapos siya lang talaga yung producer, siya pa yung director, siya pa yung editor, siya pa yung writer. Tapos gusto mo siyang tulungan, pwede yon. Kasi uubusin ng pelikula or ng shooting yung oras mo. Kung wala kang trabaho, tapos yun lang ang pagkakakitaan mo, kailangan alam mo yung talent fee mo. Pagdating naman sa talent fee, hindi ko masasabi sa inyo kung magkano. Kasi minsan yung production company, kung magkano lang din yung offer nila sa'yo, yun lang din ang tatanggapin mo. Pero pag tinanong ka nila kung magkano yung talent fee, ikaw na bahala magbigay. Usually ngayon, alam ko, ang pag nag-extra ka ngayon sa TV, mga nasa 3,000 ata kung direkta ka. Pero kung hindi, mababawasan pa yun. Hindi ko alam ha, wala, hindi ako sure. Pero kung wala kang idea, kasi ang problema niya, kung hindi ka naman nila kilala, hindi ka pa nila napapanood, wala ka pang experience, so hindi ka pa pwede muna mag-expect ng malaking bayad. Kasi lahat yon pinagdadaanan talaga. Ngayon, kung kilala ka na nila, halimbawa, kunwari, vlogger ka, sikat kang vlogger, nakikita ka nila, kagaya ni Ivana Alawi, o nakikita lagi, Kiko Matos, laging nakikita. So, pupwede ka nilang kunin, sila magbigay sa'yo ng offer. So, ganun ang sistema pagdating sa talent fee. So, ngayon, kagaya yan, magkakaroon ng audition. Ang mga kailangan nila, police, stuntman, kailangan nila ng lawyer, kailangan nila ng marami. Mamaya, papakita ko sa inyo kung ano yun sa dulo. Ang director nito, nakita ko si Direk Eric Mati. Nakapagtrabaho na ako sa kanya dati sa isang commercial. So, iba pa yung commercial, iba pa yung modeling, iba pa yung audition sa pelikula, iba pa yung audition sa TV. So, tsaka na natin yung discuss yan. Ito muna, yung pag-aartista, paano ba mag-audition. Yan muna. So, ngayon, kapag nandun na kayo sa audition, kailangan lagi kayong on time or maaga pa kayo sa given time. Kung ang schedule is 1 p.m, kagaya ko, dapat umalis na ako 12:29 na. Dapat nandun ka na 30 minutes before. Kasi may pila yung kadalasan. Minsan, papalistahin ka na rin pagdating mo para pagdating doon, hindi ka maghihintay na matagal. So, tapos, kailangan laging pakita mo confident ka pag umacting. Kung kinakabahan ka, mahirap sabihin na huwag kang kabahan . Kasi kung first time mo, kakabahan ka talaga. Siyempre, hindi mo pa naman nasusubukan. Kakabahan ka talaga. Sino ba namang hindi kinabahan? Ngayon, kung ikaw ay gifted child, gifted person ka na hindi na in, pagkasilang mo pa lang is alam na ng sarili mo na ganito ka ganito magiging linya ng buhay mo. Siguro yung mga ganon, hindi na kinakabahan yon. Ako, ilang taon bago nawala yung kaba ko sa audition. At marami akong audition na hindi ako natanggap. Kaya ako natuto. Kaya ngayon may kinukwento ko sa inyo kasi napagdaanan ko lahat sa loob ng mahabang panahon. So, ayun po. At ngayon naman, pagdating naman sa dadalhin, ang dalin mo yung audition piece mo. Ibig sabihin, mag-monologue ka. Kung kaya mo mag-monologue, halimbawa, sinabi sa'yo, kailangan namin na umarte ka kunwari na malungkot. Tapos, biglang masaya ka kasi dumating yung jowa mo abroad. Dumating yung jowa mo abroad, sinurprise ka. Ang lungkot-lungkot mo, bigla kang sumaya. Ganun yon, yun ang kadalasan monologue na gagawin mo. Mag-iisip ka ng isang monologue. So, para magkaroon ka ng idea kung paano mag-monologue bukod sa sinasabi ko, YouTube. Nasa YouTube ang sagot. Paano ang sample ng mga monologue, hanapin mo lang doon. Tapos, try mong gawin sa harapan ng salamin or sa harapan ng camera, kagaya itong ginagawa ko. Tapos, lagi ka nakatingin sa camera para pagdating ng pinanood mo na yung monologue mo or yung audition piece mo na practice mo, nakatingin ka doon sa director. Nakatingin ka kasi nakatingin ka dapat. Hindi ka kukurap ng gano'n. Kasi pag, halimbawa, sample ko sa'yo, nag-audition ka, uma-acting ka, kunyari, galit ka, sabay, galit ka, ganun. Biglang gumanong kang konti. Yung moment na yun na gumanong ka, ibig sabihin, oops, nawala ka sa focus, nawala ka sa karakter. Napag-ganun ka, kunwari, tapos biglang nawala, kasi ang pag-audition, kailangan, baligtad yun pag uma-acting ka na . Pag nag-audition ka, nakatingin ka sa camera. Kasi kinakausap mo yung camera. Ayan yung ka-eksena mo.
Pero pag umaacting ka na sa totoong buhay, hindi na yung camera yung kaharap mo, yung tao ng kaeksena mo. So kapag eto, nandito kunwari yung camera, tapos eto yung kaeksena mo, biglang tumingin ka ng ganon sa camera, huli ka dun. Huli ka. Pag nahuli ka dun, ibig sabihin, hindi ka nakapag-focus. Ibig sabihin, nawala yung focus mo, nawala yung attention mo ng isang segundo o half a second nga lang. So, maraming paraan na pwede kang matutunan. Kailangan mag-aral ka ng maigi sa panonood ng mga pelikula. Kadalasan, ganun yan eh. Kung ano yung eksena, minsan ako, ginagawa ko po personally sa akin, kung ano yung eksena nakita ko dito, may eksena ako nakita na si Antonio Banderas nagagalit kasi may hinahabol siya si Sylvester Stallone. Tapos nung hinahabol siya, nagka-corneron sila, barilan sila. Tapos akala niya nakuha niya na yung disc. Yung pala hindi, sa pelikula yun na Assassins. Tapos galit na galit siya. Natandaan ko yung eksenang yun. Tapos one day may ginawa ko isang pelikula. Inapply ko yung eksenang yung mismo, naisip ko siya na gawin. Kasi yung eksenang ginagawa ko dito sa pelikula, parehong-pareho. Parehong-pareho ng energy ng na sitwasyon. Kaya nung nagawa ko yung eksena dito, ay naku po, tuwang-tuwa ako. Sobrang saya ko nagawa ko yung eksena. Okay? So yun lang po. Punta kayo, may audition yan. Alauna, kung mapapanood nyo itong video na to. Mag-open sila ng 1 p.m. tapos para 6 p.m. ata. Or 2 p.m. Hindi ako sure ha, pero papakita ko sa inyo yung audition dito, ilalagay ko. Tapos, good luck sa inyo. At marami pa ako i-share sa inyo sa mga taong gusto mag-artista dyan, sa mga, may mga anak kayo na gusto nyong pag-artistahin. Iisa-isahin ko kayong tulungan kung paano ako nangarap na mag-artista at hanggang gaano kalayo yung narating ko, gaano kalayo, gaano kataas, gaano karami yung experience ko. Gaano karaming taong sikat yung nakilala ko, nakatrabaho, magkano na ang kinita ko sa loob ng 24 years na pagtatrabaho bilang nag-aartista. Meron ba akong manager? Naghanap ba ako ng manager? Tinanggihan ba ako ng manager? Magkano yung talent fee ko ngayon? Sa talent fee ko dati nung nagsisimula ako. Lahat po yan, ikukwento ko sa inyo sa mga susunod na video. Sa ngayon, dito muna tayo. Good luck sa inyo. Mag-audition na ako. Pupunta na ako doon. Ibi-video ko to. Papakita ko sa inyo kung paano. Sana payagan ako ng director na i-vlog to para nasa ganun ma-share ko sa inyo. Alright? At sana nakatulong itong video na ginawa ko. Ang title nito is Papaano ba mag-audition para sa pelikula? Hanggang sa susunod na video. Babush! Magandang tiwala ako.